For example, kami, 600 kilowatt hour. 600 kilowatt hour, ma'am, ibe-base lang natin, ang di-divide natin into 30 days. How about the maintenance? So, ito yung pinakamahalagang tanong, Soren. How much yung range ng ating solar power system? Alam mo, mga best finds, so isang mahalagang topic na naman yung gusto kong i-share sa inyo sa vlog na to. Kasi mga best finds, we decided na magpa-install ng solar power energy system sa bahay. Dahil monthly, napapansin namin na pataas ng pataas talaga yung bill namin sa kuryente. Every month, parang kang na-electric shock din, di ba? Every time na makita mo yung bill ni Meralco. After researching about this renewable energy, yung solar system nga, pinag-ipunan namin and we decided, sige, magpakabit na tayo ng solar system. Kasi sun is free, mga ka-best finds, di ba? At sabi nga nila, it's an investment. So mag-aalat ka talaga ng budget sa ngayon, pero naman yung solar energy, i-distribute ng araw sa bahay mo, eh magagamit mo ng 15 to 20 years. Actually, it took some time bago kami nag-decide na magpa-solar nga. And dun sa mga nagbabalak sa inyo na subukan yung gandong system to cut your electricity bill, ay gusto naming i-share sa inyo yung mga information tungkol dito. So, mamaya, let's take it from the expert. Tatanungin mismo natin yung aming magiging solar system provider and we'll share the information with you, mga ka-best finds. So, stay tuned lang kayo sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell na rin dahil marami kayong matutunan sa channel na to. So, mamaya, be with me, mga ka-best finds. So, alamin natin ang sabay-sabay ano ba yung mga requirements pag gusto magpa-solar. Ano ba yung advantages nito? Will it be safe for the household na magkaroon ng solar energy system? At syempre, yung pinakamahalaga kung magkano ba yung gagastos sa yun pag nagpa-solar tayo. Ngayon mga ka-best finds, ay magsasign tayo ng contract kay Sir Soren Lu. Siya yung owner ng Go Solar Solar Hub Sales. Siya yung mag-i-install ng solar power system sa ating bahay. So para sa inyo na interested din na magkaroon ng solar energy sa inyong bahay at makover talaga at least yung 50% ng inyong electricity usage, ika-clarify ni Sir Soren sa atin yung ibang mga details. Alam kong pinatanong niyo rin sa mga sarili niyo. So, Sir Soren, kunyari gusto nila na magpa-install ng solar energy sa bahay nila. Ano yung mga dapat nilang tandaan? Ano yung mga dapat i-check nila prior to that? Yes, ma'am. First of all, ma'am, kailangan muna nating ma-survey yung bahay. Mm-hmm. Then secondly, kailangan natin ma-check yung monthly bill nila. Mm-hmm. Ilang percent of savings ang gusto nilang ma-save. Para let's say, ma'am, meron tayong 10,000 na monthly bill. Kailangan po nating ma-check if anong target ni client to lessen the monthly bill. Kung ilang percent po ba ang gusto niya ma-less. If you want 100%, 50%, or 70%. Uh-huh. Ang 100% naman, ma'am, ngayon is na-achieve na natin through net metering. Okay. Yung net metering na tinatawag, ma'am, is yun yung we can export extra energy from the sun. Yung hinaharvest ni panel, pwede nating export kay Meralco. Yung sabi nilang binibenta mo yung extra energy kay Meralco. Yes, ma'am. For example, ma'am, at this moment po, meron tayong 5 kilowatt system sa bubong. Mm. Ngayon, our system is generating 5 kilowatt. Then, ang load requirement lang ng bahay natin is around, let's say, 3 kilowatt. So, we have an excess of 2,000 watts, which is equivalent of 2 kilowatt, na pwede nating export kay Meralco. Okay. Through net metering. Tapos yun yung i-deduct ni Meralco sa total bill natin. Yes, ma'am. Okay. Yun yung kailangan natin i-check. Then, pangalawa, ma'am, kailangan natin i-check yung bubong ni client if kaya ba niya mag-handle ng ganong weight. Kung kakayanin ba yung, let's say, ma'am, yung iba gusto nila masiro yung bill pero yung bubong nila kulang na. Ano bang requirement dun sa roofing ng isang bahay para makapagpa-install ka ng solar panel? Usually, ma'am, kailangan lang naman is maayos yung bubong, hindi siya ganun ka-delikado like A-type. Ito sa inyo na, ma'am, is streamlined type of roof and kailangan natin ma-check yung mga trusses nila if they can handle this kind of weight. Kasi, one piece of solar panel, ma'am, is roughly ranging from 26 to 30 kilo per piece. One piece ng solar panel? Yes, ma'am. Oh, mabigat pala. So, kailangan matibay talaga yung bubong, no? Yes, ma'am. Pero usually, ma'am, is spreaded naman yung weight natin. Okay. Yung iba kasi, ma'am, medyo luma na yung mga bahay. May mga... Yung iba po kasi, noong araw is gumagamit sila ng mga wood type. Yung iba, ma'am, inaanay na. Kaya kailangan lang matik. Magkabakal naman, ma'am, usually okay lang. Okay. How about the maintenance? Sa maintenance po ng solar panel is the usual problem lang naman is yung dumi.
Uh-huh. Kailangan lang natin ma-check if nakakapag-harvest pa ba mabuti ang mga solar panels natin. Yung mga alikabok, ma'am, is nakakapag-bawas ng generation sa solar natin. How do you know ba yung okay, nakakapag-harvest pa siya ng mabuti? Ano ba yung mabuti? Ilang percent? Makikita naman natin, ma'am, meron tayong app sa cellphone that we can check the harvest of our solar panel. So let's say for the first year, nakakapag-harvest siya ng 90-100%. Hmm. Makikita natin on the next second year, third year, medyo bumababa na yung harvest. So mag-check natin siya. So, paano namin i-clean? Kasi syempre, wala na kayo noon. Kami na mag-maintain. Yes, ma'am. Meron naman tayong tinatawag na maintenance cleaning. Parang sa sasakyan, ma'am, meron tayong mga PMS, which is usually nag-coco siya ng around 2 PHP per watt. Yun yung magiging charges, ma'am, in case papalinis nyo sa 2 pesos installer. Per watt. Yes. So, roughly, ma'am, we have 3 kilowatt, which is equivalent of 3,000. Times 2 pesos lang po. 6,000 cleaning for that service. So, kasama na yung logistics doon? Yung ma'am is the labor pa lang po. Sa ngayon ma'am, medyo tumataas yung mga cost natin ng mga gasolina, transportation. Kaya ina-exclude na lang namin si gas. Okay. Pero pwedeng kami rin ang mag-maintain lang? Pwede rin naman, ma'am. Easy cleaning lang naman ng panel, ma'am. Usual ang ginagamit, pressurized water lang. Ganun lang. Yes po, bababaran lang. Pero pinakamagandang ideal, ma'am, para maglinis ng panel, huwag naman yung katangalian tapat, ma'am. That should be by morning or the afternoon. Opo. Medyo mainit din po ang tama ng araw sa atin. Oo, pero is it safe na magpalagay ng solar panels? Yes, ma'am. Actually, ma'am, nagkaroon tayo ng batas, pinopromote na rin natin ang renewable energy. Naghahanap sila ng alternate way to provide energy. Oo nga, and it's free, di ba? Yes, ma'am. Kaya we need to harvest anything free right now. Sayang naman, ma'am, di natin magamit yung araw. Mm-hmm. Usually, ma'am, nagagamit na lang natin araw para magpatuyo ng damit. Okay. Pero by this time, pwede na siya makapag-generate ng energy sa atin. Oo. Tapos, paano yun? Paano yung warranty? Kunyari nasira, isang panel nasira. Ang warranty natin, ma'am, hindi kasama ang mga act of God, act of nature, binato ng kapitbahay, nalaglagan ng puno, hindi siya covered. Pero anything goes beyond that, ma'am, okay naman siya. Oh. Kasi meron tayong linear production niya, ma'am, up to 20 years. Kaya makapag-produce ng panel natin. For the first 10 years, nakakapag-produce pa ng 100%. From 15 to 20, bababa ni rating. Okay, so up to 20 years nung pwedeng magamit yes, solar ma'am. Panels. So talagang sulit na sulit. No? Biruin mo, pabayaran mo one time. Yes, and then ma'am. Up to 20 years, yung Meralco bill mo, 50% up to 100%. Yes, ma'am. So may net metering ka. Yes, ma'am. Roughly estimate, ma'am, for 3 kilo, that can give you a 2,500 to 3,000 monthly savings. Okay. Para dun sa mga gustong magpa-solar panel, tapos hindi nila alam, kasi di ba may mga 2.7 kilowatt, yes, mga ma'am. Ganun. Paano nila more or less ma-identify kung ilan yung kailangan nila? Actually, ma'am, hindi natin siya makukuha by bill. Makukuha natin siya sa kilowatt hour use ng bahay natin okay, per month. Okay, for example, kami 600 kilowatt hour. 600 kilowatt hour, ma'am, i-base lang natin, ang di-divide natin into 30 days. Mm-hmm. 600 kilowatt hour. Divided by 30 days, then di-divide lang natin ng sun hours natin, ma'am. We only have 4 sun hours, peak hour kung tawagin. Uh-huh. Ang lalabas yun, ma'am, is 5. So, ito ang roughly ideal kilowatt na kailangan mo para sa bahay mo. 5 kilowatt po. 5 kilowatt? Yes, ma'am. Ganun kataas? Yes, ma'am. Kasi nagre-range ka dun from 600. Roughly, ma'am, i-base mo ng 10 pesos. Oh, pero that's for zero. If you want to achieve zero. Okay, so if you only need the 50%, like daytime yes, use, pwede namang mas mababa doon. Yes. Okay. So ito yung pinakamahalagang tanong, Soren. How much yung range ng ating solar power system? Usually, ma'am, talaga nakadepende kay client. Mm-hmm. Kung i-re-range natin ang monthly bill nila sa 6,000 and if you want to save half of the bill, around 3,000, kailangan mo mag-range ng around 130-160,000 for 50%. For 100% naman, ma'am, gusto nila talaga i-re-range nila, mag-re-range nila around 250-300. So, talaga 100% yun, ma'am. Eh, doon mo na lang mag-isilip, ma'am, yung return of investment mo. Pinakamatagal na, ma'am, ang 5 years. Yung mababawi yung ginastos mo for the first payment, then within 5 years, ma'am, bayad na yun. Yun yung pinaka-return of investment mo. Then imagine, ma'am, for the next 15 years, you're harvesting the sun na for kasi wala ka na yung binabayaran. Bayad na yung gastos mo, no? Yes, ma'am.
So yan mga ka-best, fine. So the lowest na dapat yung ihanda na sa inyong mga budget is roughly around 130,000. And kung gusto mo talaga ng zero bill, nasa 250,000. 300,000. So 300,000. Monthly bill of 2,000 to 5,000. Oo, pero eto naman, within 5 years, bawi mo na kasi halos hindi ka na nagbabayad ng Meralco bill mo. So, ililess mo na sa budget niyo yung return of investment na tayo after 5 years. Yes. Ito ang kagandahan ng solar energy. So, paano yun, Sir Soren? In cash lang ba pwedeng magbayad? What are your modes of payment? Meron kami mga Metrobank credit card, Metrobank cardholder. Meron kami installment up to 36 months. And giving 6 months, zero interest. For the 12 months, ma'am, meron tayong 12% per annum. Ganun din, ma'am, I can offer an in-house installment which is post-dated check. I will be requiring a 60% down payment for a post-dated check and another 40% will be zero interest payable in 6 months. But if you prefer for 12 months, I can give you a 12 months but with 10% per annum interest. Yan mga ka-best finds, yun yung maganda kila Sir Soren kasi they offer installment plan. Kasi sa iba talaga, cash, diba? Parang 50% upon signing of contract, tapos the other 50% pag na-install na. Tapos gano'ng katagal yung installation nga pala? Usually, ma'am, it takes only 1 to 2 days. Depende naman sa weather. Kasi kami, ma'am, para sa amin, ang inuuna namin, ma'am, is the safety and the security of our personnel. Kasi usually, ma'am, mabubong kahit konting hambun lang, madulas. Kaya minsan, pinagpapaliban namin installation na nakadepende tayo, ma'am, sa weather. Kung maaaraw yan ma'am, within half the day or one day tapos. Okay, so for example, I did the down payment today. Kailan nyo ma-install? Sa contract natin ma'am, stated dito ma'am, is 7 business days. Kasi meron din kami mga prior appointments, meron din kami mga prior installation. Then on the 7th day ma'am, i-install na namin yung payment. Okay. Or anytime, bigla nagkaroon kami ng free schedule, i-advise naman namin kayo ma'am, to install the system. Okay, sige. So within 7 days, may install na yon. And ang installation proper would be 1 to 2 days. Ayan mga ka-best finds, idodocumentin natin yon para makita nyo ano bang magiging itsura ng system sa loob ng bahay nyo at makita natin kung gaano ka-effective ang solar energy sa loob ng bahay. So ayan mga ka-best friends, nakasign na tayo ng contract with Go Solar Hub Sale for the installation of our solar system sa bahay. I hope na marami kayo natutunan sa conversation natin with Sir Soren. I-share ko na lang yung details nila sa ating description box. And sa susunod nating vlog mga ka-best friends, ipapakita ko naman sa inyo kung paano yung magiging installation nila ng mga solar panels sa ating bahay at kung paano ito mag-work with our appliances. Magiging sulit ba? Tama ba yung naging decision namin na magpa-install nga ng solar? So sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to like this video, mag-subscribe na rin po kayo, and hit the notification bell para updated kayo sa mga next vlogs natin. I'll see you next week, ka-best friends! God bless!